Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang pelikulang pinamagatang Please Be Quiet na napalabas noong 2021. Isa lang itong short film at patungkol ito sa dalawang babae na bigla na lang nawala ang kanilang mga bibig. Kaya ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang ipakita ang dalawang babae na sila Sara at Putri na nasa kanilang mga trabaho. Nagpaalam naman na ang ilan sa mga kasamahan nila dahil sa mauuna na silang umuwi. At silang dalawa na nga lang ang natira sa opisina nila. Nagkausap ang dalawa at nasabi ni Putri na balak niyang iuwi na lang ang trabaho sa kanila at gagawin niya iyon habang nanonood ng K-drama. Sinabi naman ni Sara na bakit pa siya nanonood noon. Hindi naman makatotohanan iyon dahil nga sa halos kasing edad lang nila ang mga bida doon at ang mga naroon ay mga gwapong lalaki na mayayaman at ang ilan pa sa kanila ay mga CEO na ng kumpanya. Dagdag pa niya ay dahil sa mga napapanood ni Putri ay tumataas tuloy ang standards niya sa lalaki. Kinantsawan pa niya ito na ang mga CEO sa totoong buhay ay tulad ni Benny. Nagtawanan na lang ang dalawa matapos nun. Maya-maya pa nga ay dumating na si Benny at kinausap niya si Putri at sinabihan na may ipapagawa siya sa kanya at kailangan na nitong matapos ito kagad dahil bukas na ito gagamitin. Sinabi naman ni Putri na may ginagawa pa siya at bukas din ang deadline nito. Nakisabat naman si Sara sa kanila at sinabing maaaring siya na lang ang gumawa nun para makatulong. Tutal naman ay patapos na rin siya sa ginagawa niya. Naisip naman ni Benny na ibigay na lang ni Putri ang ginagawa niya kay Sara at tatapusin na lang niya ito sa bahay nila. At may iwan si Putri para tulungan siya sa pinapagawa sa kanya. Matapos nun ay sinabihan niya si Putri na kumain na muna ng dinner at pagkatapos ay pumunta na ito sa opisina niya. Nang makaalis na nga si Benny ay pinagtawanan ni Sara si Putri dahil nga sa hindi magagawa ni Putri ang binabalak niyang manood ng K-drama. Nainis naman si Putri dahil nga sa ang ganda na ng plano niya. Pero wala naman siyang magagawa kaya naisipan na niyang ilipat ang mga files sa flash drive. Sinabihan niya si Sara na kalahati na ang nagagawa niya doon at madali na lang ito para kay Sara na tapusin. Matapos nga i-transfer ang files ay binigay na niya ang flash drive kay Sara. Nilapag muna ito ni Sara sa lamesa at nagpaalam na si Putri na kakain na muna siya. Nagligpit na nga ng gamit si Sara at umalis na din at naiwan nga niya ang flash drive sa lamesa. Habang nasa sasakyan na siya pauwi sa kanila ay naalala ni Sara ang flash drive at hinanap niya ito sa bag niya. Wala ito doon at naalala niyang hindi pala niya ito nailigpit. Dahil nga doon ay bumalik siya sa opisina para kunin ito doon. Pero aksidenteng marinig niya ang usapan nila Putri at Benny. Sinabihan ni Benny na gusto niyang i-promote si Putri bilang isang junior manager. Hindi naman makapaniwala si Putri sa narinig at sinabi nga ni Benny na hindi siya nagbibiro. Dahil doon ay nagpasalamat ng marami si Putri dahil sa promotion na iyon. Pero sinabi naman ni Benny may isang kondisyon bago niya ibigay ito. Tinanong naman ni Putri kung ano ito at sinabi nga ni Benny na ay pro-promote niya si Putri kung sasama siya sa kanyang pamamahay. Tinanong niya ulit si Benny at sinabi kung pupunta lang ba siya doon pero sinabi naman ni Benny na kailangan niyang matulog sa bahay niya na katabi siya. Nagulat si Sara sa mga nakita at narinig niya. Samantalang hindi naman na makakibo si Putri habang katabi niya si Benny. Pero nilakasan niya ang loob niya at sinabihan ng boss niya na kailangan muna niyang umalis. Nagmadali naman si Sara na tumakbo para makapagtago. Ito ay para hindi siya makita ni Putri sa labas. Nagtago na nga siya at nakita natin na tumakbo na papalayo si Putri. Kinakabahan naman si Sara dahil akala niya ay mahuhuli siya na narinig niya ang buong pangyayari. Kinabukasan ay pinakita na nga na parang normal lang ulit sa kanilang opisina. Makikita natin doon ang mga empleyado na ginagawa ang kanika nilang mga trabaho na tila bang walang nangyari. Hindi naman mapakali si Sara dahil nga sa anong oras na at hindi pa nakakapasok si Putri. Naisipan nga niya na tawagan ito pero nagri-ring lang ito at hindi niya sinasagot ang cellphone. Maya-maya pa nga ay nagmamadaling pumunta si Putri sa kanyang upuan dahil nga sa late na siya. Napansin naman na ni Sara na nakarating na si Putri at kinamusta niya ito. Tinanong din niya kung bakit hindi siya nakapasok ng maaga. Nagulat si Putri nang makita niya ang kaibigan na Berado na ang bibig nito. Pero himala namang nakakapagsalita parent siya at sinagot niya ang tanong ni Sara. Sinabi niya na napahaba ang tulog niya at isa pa nga ay nakalimutan niya na mag-alarm kaya na late siya nang gising. Napansin naman ni Putri na nagtataka ang mukha ni Sara kaya natanong niya ito kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi nga ni Sara kung anong nangyari sa kanyang bibig. Dagdag pa niya ay bakit nawala ito. Nagtataka naman si Putri sa sinasabi ng kaibigan kaya kinapa niya ang bibig niya at tiningnan pa nga ito gamit ang salamin. Pero sa paningin niya ay wala namang nangyaring kakaiba sa bibig niya. At naisip na ipa-prank lang siya ng kaibigan niya.
Sinabihan naman ni Sara ang isa nilang katrabaho kung nakikita ba niya na may kakaibang nangyari sa bibig ni Putri. Pero sinabi nito na wala naman siyang napapansin na kakaiba at normal lang ito tulad ng dati. Nagtataka si Sara dahil sa paningin niya ay nawawala ang bibig ni Putri pero sa paningin naman ng iba ay naroon pa rin ang bibig ni Putri. Nagtingin na naman ang iba pang katrabaho nila at maya-maya pa nga ay sinabi ng tinanungan niya na napansin na niya ang tinutukoy ni Sara. Sinabi nito na makapal ang lipstick ni Putri. Pero sinabi ni Sara na hindi yon ang tinutukoy niya, kundi ang pagkawala ng bibig ni Putri. Pero sinabihan naman siya nito na kung sabog ba siya. Natanong din siya ni Putri kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit niya nasasabi ang mga bagay na yon. At sinabihan pa nga niya na hindi na nakakatuwa ang biro na ginagawa ni Sara. Bumalik na nga sa pagtratrabaho si Putri at maya-maya ay tinawag ulit siya ni Sara at sinabing may kailangan siyang sabihin sa kanya. Nagpunta silang dalawa sa isang lugar na walang ibang tao. Doon nga ay nasabi na ni Sara na nakita niya ang lahat ng nangyari kagabi. At tinanong niya ang kaibigan kung balak lang ba niyang manahimik sa kabila ng pinagsasabi sa kanya ni Benny. Pero sinabihan naman ni Putri si Sara na kalimutan na lang niya iyon dahil nga sa wala namang nangyari sa kanya. Pero giit ni Sara ay hindi ito okay dahil sexual harassment pa rin iyon kahit na walang nangyari. At sinabi niya na maaari siyang makatulong kung gusto niya. Nagalit naman si Putri at sinabihan si Sara na tigilan na niya iyon. Wala naman talagang nangyari sa kanya at okay naman ang kalagayan niya. Dagdag pa nga ni Putri ay ayaw na niyang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Doon nga ay nakita natin na iniwan ni Putri si Sara na mag-isa. Habang nasa trabaho na ulit silang dalawa ay hindi mapakali si Sara dahil nga sa gusto niyang tulungan ang kaibigan niya. Nakita niya ang isang poster at nakasulat doon ang salitang ambition at nakaisip siya ng isang ideya dahil doon. Nag-ayos siya ng sarili niya at napagpasyahan na nga niya na puntahan si Benny para kumprontahin ito. Pagkarating niya sa opisina ni Benny ay pinaupo siya nito at tinanong kung ano ang maitutulong niya sa kanya. Sinabi naman ni Sara na gusto sana niyang pag-usapan ang nangyari kagabi. Sinabi na nga niya na nakita niya si Benny at Putri sa opisina niya. Naiintindihan naman kaagad ni Benny ang pinapaanto ni Sara. At tinanong niya si Sara kung ano ang balak niyang gawin. Sinabi ni Sara na balak niyang isumbong si Benny sa human resources o di kaya sa mga pulis. Dahil nga sa kahit wala namang nangyari sa kanila ni Putri ay maituturing paring sexual harassment ang ginawa niya sa kaibigan niya. Pero sinabi niya na huwag itong mag-alala. Dahil nga sa naging mabait naman si Benny sa kanya ay naisip niya na maaari nilang pag-usapan ito para hindi na niya ituloy ang pagsusumbong. Nagmakaawa naman si Benny na huwag siyang isumbong sa mga pulis at huwag itong ipagsabi sa kahit na sino man. Dagdag pa niya ay may pamilya siya at ayaw niyang masira yon. Kaya natanong niya si Sara kung ano ang nais nito. At gagawin niya ang lahat para maibigay ito sa kanya. Sumagot naman si Sara na hindi naman siya hihingi ng napakalaking halaga. At ang gusto lang niya ay ma-promote siya bilang isang junior manager tulad ng inaalok niyang promotion kay Putri. Agad namang pumayag si Benny sa hinihiling ni Sara. At nagmakaawa ulit siya na huwag itong ipagsasabi sa kahit na sino man. Sinabi naman ni Sara na wala siyang dapat ikabahala at kinamayan pa nga niya ito. Pero habang kinakamayan niya si Benny ay bigla na lang itong tumawa. Natatawa siya dahil sa ugali ni Sara na matapang, oportunista at walang kamuwang-muwang. Nagtaka naman si Sara sa mga pinagsasabi ni Benny at tinanong kung alam ba niya kung bakit niya ginagawa yon. Sinabi naman ni Benny na alam niya ito. Pero natanong niya si Sara kung mayroon ba siyang ebidensya na makapagpapatoto na sinabi nga niya iyon kay Putri. Sinabi naman ni Sara na meron siyang ebidensya at magagawa niyang makumbinsi ang kaibigan para magsalita. Pero nakangiting sinabi ni Benny na sigurado ba siya sa sinasabi niya. Doon nga ay binyantaan pa niya si Sara na maaari niyang tanggalan sila ng trabaho ni Putri. At kung itutuloy man nila ang pagsumbong ay wala naman daw itong patutunguhan dahil sa wala naman silang ebidensya. Sinabihan niya si Sara na gumising na sa katotohanan at wala siyang magagawa laban sa kanya kung wala siyang hawak na matibay na ebidensya. Dagdag pa niya ay nakita pala niya na may nangyayaring masama na sa kaibigan niya. Bakit nagtago lang siya at nanahimik sa isang tabi sa halip na tulungan ito? Napagtanto na ni Sara ang lahat at natahimik na lang. Inamon pa nga ni Benny si Sara na ituloy niya ang pagsumbong para makapag-hire siya ng pinakamagaling na lawyer at mapahiya sila sa gagawin nila. Sinabi pa nga niya na maaari rin niyang bayaran ang mga judge para masiguradong mananalo siya sa kasong isasampa sa kanya. Dagdag pa nga ni Benny ay maganda na ang trabaho niya. Maayos na din naman ang sahod niya. Pero tinanong niya ito kung hahayaan lang ba niyang mawala ang lahat ng yun dahil sa nakita lang niya ang kaibigan na nasabihan ng ganon. Sa huli nga ay si Sara patuloy ay naipit at sinabihan siya ni Benny na kung kakalimutan niya ang lahat ng nalalaman niya ay maaaring i-promote siya sa susunod na buwan depende sa performance niya.
Wala naman ang magawa si Sarah kaya nakipagsundo na siya kay Benny sa usapan nilang yun. At sa huling eksena nga ay nakita natin na silang dalawa na ni Putri ngayon ang walang mga bibig dahil sa ginawa nilang pananahimik sa mga nalalaman nila. At doon na nga natatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.